At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mamamahayag, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Isang mababahayag sa isang telebisyon serya at unti-unti na siyang nakilala dahil sa kakaiba niyang programa. Pero may isa siyang katrabaho na inggit sa kanya. Kaya pilit siyang sinisiraan sa boss nila para hindi maisama sa listahan ang mga programa niya. Pero narinig din ng boss ang programa niya sa pamamagitan ni Irma. Kaya isinama rin ito at walang nagawa si Joey. Lalong sumaba ang loob ng lalaki kay Rhea. Isang gabi, habang nasa harap ng computer niya si Joey, ay wala siyang maisip na magandang tabi. At siya'y naitlim at nanaginip ng isang lumang computer. Ayon sa panaginip niya, ay may script na pwede niyang basahin habang nagpo-programa at magaganda ang mga mababasa niya sa script. Isang araw, habang nagmibirenda sa kantina si Darea at Irma, ay napagkwentuhan nila ang tungkol sa programa at pinupuri siya na katrabahong si Irma. At narinig yun ni Joel, kaya lalong sumaba ang loob. Rhea, nandito ka na pala sa kantin. Hindi ko na malayan ang paglabas mo sa office. Late kasi ako nagising, kaya hindi na ako nakapag-almusal sa bahay. Ganun ba? Sige, sabay na lang tayo. Matagal na akong hindi kita nakakasabay. Halika! Kain na tayo. Tapos na ako eh. Hintay na lang kitang matapos at sabay na tayong bumalik sa office. Teka. May nakahanda ka na bang bagong topic mo sa programa? Nako, pang-international ka na ha. Anong pang-international na sinasabi mo, Irma? Pangit-pangit na programa nga eh. Sino yun? Sasabihin mong pang-international? Oo naman. Joey? Ikaw? Joey? Halika, sir. Merienda tayo. Halika nga sandali, Irma. Joel, ano ba? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ang braso ko! Bitiwan mo ako! Mag-uusap lang tayo sandali. Joel, huwag ka namang ganyan. Nasasaktan na si Irma sa ginagawa mo eh. Bitawan mo siya! Huwag kang nga makialam dito. Joel! Well, ano bang ginawa mo? Nakakaya ka. Bakit? Ano ba yung sinabi mong ginawa ko? May tumawag sa akin kanina. Sabi sa akin, sinakta mo raw yung katrabaho mo niyan yung babae. Bakit ba? Karelasyon mo ba ang babaeng yun? Ha? Sino naman yung tumawag sa'yo? Hindi na niya sinabi ang pangalan. Ang tanong, totoo ba o hindi? Hindi totoo yan. Palagay ko, sinisiraan lang ako. Lalo ng Rhea na yun. Si Kumari Rhea? Bakit naman kanya sisiraan, Aber? Ewan ko ba sa babaeng yun. Naiingit yata sa akin eh. Kaya lagi akong sinisiraan sa producer namin. Ganun ba? Salbay pala ang Kumari Rhea na yun, kung ganun. Oh, Sofia. Kaya kapag may tatawag ulit sa'yo, huwag kang maniniwala. Dahil gusto talaga akong siraan ni Rhea na yun. Siya nga pala. Maghain ka na para makapaghapunan tayo. Sige. Kanina ka pa hinihintay ng anak mo.
Ria, ano yung dala mo? Ah, lumang computer, ma'am. Pentium 1 para ito. Aba, saan kahanik yan? Huwag mong sabihin yan ang gagamitin mo sa programa mo. Obsolete na yan. Hindi naman po, ma'am. Eh, may nagbenta lang sa akin eh. Eh, tinanggihan ko dahil parang luma na. Pero, okay pa naman, sabi ng IT natin. Eh, nagmamakaawa, kaya binili ko na. Pambili daw niya ng bigas. Aba, anong gagawin mo dyan? Kung hindi mo rin pala gagamitin. Pang display lang po, ma'am. Diba, ma'am, ito yung computer na ginagamit nung araw? Ganun ba? Talagang lumang-luma na ang computer na ito. Oo, ma'am. Sandali ah. Itatabi ko lang. Kasi parang may naalala ko sa nakaraan ko. Lalo nung bago pa ako sa profession na to. Lumabas na yung dalawa. Siguradong nasa kantina na ang mga yun. Hindi ako sasabay sa kanila pagdating nila at saka ako pupunta sa kantina. Teka, ano yung nasa ibabaw ng mesa ni Rhea? Malapitan nga. Teka, isang lumang computer to ha. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito yung computer na napanaginipan ko. Oo, ito nga yun. Oh, kailangang mapasa akin ang computer na ito. Kukurin ko ito at iuwi. Oh, dumating na sila. Lalayo ako rito. Gagawa ako ng paraan para makuha ko ang lumang computer. Buti naman at dumating ka na. Ano? Sumahod na ba kayo? Ah, oo. Ito ang sweldo ko. Bahala ka na dyan, ha. Baliktad yata tayo ng sitwasyon, ha. Oo nga. Dati, ikaw ang nagtatanong kung sumweldo na ako. Ngayon, ako na. Tama-tama. Marami na tayong mabayarin, eh. Makakabayad na rin tayo sa wakas. Pagkasyahin mo muna yan, ah, Edmond. Teka. Bakit parang kulong yata ito? May pinagkagastusan ka ba, na iba? Ah, oo. May lumapit kasi sa akin kanina habang nagme-merienda ko sa kantina. May dalang lumang computer. Pentium 1 pa nga eh. Bineta sa akin. Sabi ko, hindi na ako gumagamit ng ganung klaseng computer. Pentium pa, pero magmakaawa eh. Dahil pambili daw na ng bigas. Kaya binili ko na. Nawa ko, kaya hindi ko na tinawaran. Ganun ba? Eh, asan yung computer? Ah, nandun sa office. Iniwan ko kasi ang bigat-bigat. Kaya iniwan ko na dun. Alam mo, plano mo sa computer na yun. Gagamitin mo ba? Hindi na. Lumang-luma na nga eh. Pang-display lang yun. Hindi ako nagkakamali eh. Noong 1993 pa yun. Ay, lumang-luma na talaga. Maayos pa rin ba? Oo naman. Sinubukan nga namin ng IT chief eh. Maayos pa rin. Ah, mabuti pa. Iwi mo rito. Dito lang natin i-display sa bahay. Ah, sige, bukas. Iuwi ko dito para makita mo at matesting na rin.
Joel? Ma'am Charo, ikaw pala. Ano ba itong isinama mo sa listahan na programa? Ha? Eh, alin po dyan, Ma'am Charo? Itong kwento na may pamagat na duyan. Ah, iyan po ba, ma'am? Eh, actually, ma'am, programa ko yan. Maganda po yan. Pwede yan sa pelikula. Anong maganda ang sinasabi mo? Anong ikinaganda niyan? Ordinaryong duyan lang. Iginawan mo ng pinakasimpleng kwento. Ginamit ng isang dalaga, nagiba ang bahay. Parang walang kabuluhan ang mga sinasabi mo rito. Sa totoo lang, pagit talaga. Eh, ma'am, pwede pa namang i-edit yan eh. Gagawin kong mas nakakagimba lang. Wanda! Alam mo, may ginawa pala si Relia. Maganda yon. Yung tungkol sa mahiwagang araro na nagkaroon ng buhay. Maganda yon. Yun na lang ang isama mo sa listahan. Tanggalin mo itong ginawa mong duyan. Ang pangit! Ma'am? Lang ang naiwan dito sa opisina. Wala nang tao. Tanging yung gwardiya at ang janitor lang naiwan. Ano kaya ang gagawin ko para maiuwi ko na ang lumang computer na yon? Ah, tama. Uutusan ko yung janitor na bibili ng merienda namin. Pagkaalis niya, sasamantalahin kong kukunin at isasakay ko sa kotse ko. Ah! Rex, sandali! Ano yung Sir Joel? Eh, tayo lang ang naiwan dito. Nasa labas yung gwardiya. Bago ako umalis, magmeryenda muna tayo. Pero sir, sarado ang kantina eh. Eh, maghanap ko na lang ng tindahan na mapagbibilhan mo. Bibigyan kita ng pambili. Sige po sir. Bibili po ako. May alam akong tindahan sa pandroon. Doon na lang ako bibili sir. Oh, ito. Pumili ka ng kahit na ano. Bilisan mo, ha? Sige po, sir. Maghahanap ako ng mabibilhan. Ayun na yung janitor. Sasamantalahin ko ng kunin ang lumang computer na to. Bakit kayo wala pa ang Joel na yon? Dati-rati eh, maaga siyang dumarating. Saan pa kaya nagpunta ang lalaking yun? Dumating na si Joel. Bakit kayo ang taga niya ngayon? Oh, Joel! Ano yung dala mo? Shhh! Huwag ka nang maingay. Ayan, tignan mo. Lumang computer set ito. Ha? Lumang computer? Anong gagawin mo dyan? Hindi na usong ganyang klaseng computer. Pentium pa yan eh. Wala nang gumagamit niyan. Huwag kang magsalita ng ganyan sa Pia. Malaki ang maitutulong sa akin ito bilang mamamahayag. Naku, paano ka matutulungan yan? Luma na nga yan eh. Kung hindi ako nagkakamali eh. Noong 1993 pa, ang mga ganyang computer. Huwag mo nang pakialaman ng computer na to. Mabuti pa, maghain ka na lang para makapaghapunan tayo. Sige na. Oo, kanina ka pa hinihintay ng anak mo. Sige, magpalit ka ng damit at kakain na tayo. Sige, iwanan mo na ako rito at iseset up ko pa ang lumang computer na to. Sige.
maiiwan mo na kita para maghain na ako. Akin na ngayon ang lumang computer. Ako naman ang gagamit sa'yo. Ano yun? Parang may sumabay sa akin tumawa. Sino ka? Sino ka? Nakaupo sa harap ng computer na to. Pero wala pa akong naisipang estilo. Ay, sana magkatotoo ang nasa panaginip ko tungkol sa computer na ito. Sige na, lumang computer. Magpakita ka na ng script na babasahin sa programa ko. Talagang wala akong makita. Inaantok talaga ako. Buti pa, matutulog muna ako. Gigising ako ng madaling araw. Baka may lalabas na script sa computer na ito. Tulad ng nasa panaginip ko. Joel, maghahating gabi na. Mapupuyat ka niyan. Matulog ka na. Joel? Ano yung... Sophia! Anong nangyayari sa'yo? May nakita kong nasa tabi mo. May sungay. At napakahaba ng pangil na hindi ko mawari kung ano siya. Ano? Nasaan yung sinasabi mo? Nasaan? Nawala na siya. Pero Joel, talagang may nakita ako. Nakakatakot. Kaya halika na. Matulog na tayo. Sige na nga. Sabagay, inaantok na rin ako. Halika na. Matulog na tayo. Dito. Bakit kayo magkumpul-kumpulan? Anong problema ninyo? Ma'am Charo, yung nabili ni Rhea na lumang computer, nawawala. Ano? Sino kumuha? Dasan ba si Rhea? Kausap sa telepono yung janitor na naka-duty kagabi, ma'am. Sino kaya ang kumuha? Palagay ko, nakita ng gwardiya na naka-duty kung sino ang kumuha. Eh, yung narinig ko kanina, no, usapan nila eh, wala raw siyang nakita. Imposibleng hindi niya nakita. Palagay ko nakita niya. Pero itinanggi talaga. Wala daw siyang nakita, ma'am. Di naman siguro magsisinungaling yung tao. Matagal na siyang gwardiya dito eh. At subok na natin siya. Talagang mapagkakatiwalaan, ma'am. Kailangan mapa-investigan natin sa pulis ang janitor at gwardiya. Opo, ma'am. Baka hindi lang yun ang nawala. Baka may iba pang nawawala na hindi lang natin alam o napapansin. Oo nga, ano. O kayo, tignan ninyo ang mga gamit ninyo. Baka may nawawala. Kung meron, sabihin nyo kaagad para ma-report natin sa pulis. Huwag kayong maniniwala na nawawala ang lumang computer. Palagay ko, gawa-gawa lamang ni Rhea para pagbintangan ang mga gwardiya at janitor. Na sila ang nagnakaw. Oh, Joel! Paniwalaan kaya ng producer nila si Joel.
Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mamamahayag dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.